Hi guys! Welcome! Dito sa Resantaro. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time. Wow, Four of Wheels. You're stable, possessive, a keeper. Ayaw mong mawala yung mga pinaghirapan mo. And iniingatan mo yung mga pinaghirapan mo. Kasi nga, ayaw mong mawala eh. Or it's a person na ayaw mo mawala sa iyo. Ang true yan. Still, naka-hold on ka pa rin. Ganun. Or pwedeng money, property, wealth, yung mga pinaghirapan ka. Iingatan mo na huwag mawala sa iyo. May pagkakuripot ka din. More information about you here. The Lovers. What's with the Lovers here? May taong mahal ka at siya yung pinipili mo. Siya lang yung gusto mo. Siya lang yung gusto mo magkaroon ng rebirth or new beginning. Siya lang talaga yung gusto mo makasama. Na magkaroon ng union sa iyong dalawa. Na muling sumibol. Na parang katulad nito dito sa card. Na muling sumibol yung relationship ninyo. Yan yung kinikip mo. Ayaw mong bitawan. Ayaw mong let go. Ayaw mong mag-move on. Ayan. Kita niyo yung pater ko na pakit-pakit. Bakit ang pintura ngayon? Na ano? Natatanggal. Ano ba? Kaganyan. Siya yung isa sa ayaw mong mawala sa'yo. No? Nagtuluyan. Or ayaw mo siyang bitawan. Kahit pa hindi mo na karelasyon nito yun. Ayaw mo siyang bitawan. Karelasyon naman ngayon, pa hindi mo na karelasyon. Gusto mo ng rebirth or new beginnings yun dalawa. So, walang kayo ngayon. Or hindi kayo okay ngayon. You're not in good terms. You're not in a relationship right now kasi gusto mo ng new beginning. Huwag simula ulit. Taurus, Virgo, Capricorn. And Gemini, Scorpio with the Death card. Energy ng person. Kasi ayaw mong bitawan eh. King of Swords. Teka lang, clarify ko lang. Upright ba yan? Paano kasi? Yeah, upright siya. Malang kasi. Clarify ko. Gold. Calculating. Calculating kasi gusto niya siguraduhin kung mapagkatiwalaan niya yung isang tao. Kung walang masamang intention sa kanya. Critical yung isip nito. Maingat, kaya nga calculating. And matalino to. Logical din. Clear yung isipan niya.
And ay emotional na lang. Cold or parang walang feelings, walang damdamin. Prank ka. At matigas, parang matigas yung puso niya ba? Hindi niya sinusunod or hindi niya ginagamit yung puso niya. Utak yung palaging gumagana sa kanya. Utak yung palaging sinusunod ng tao niya. Kontrolado yung emosyon niya, ng utak niya. Pwedeng in business to, or businessman, businesswoman, mga ganyan. Well, it's a masculine energy, pero pwede babae or lalaki dyan, guys. Malagi siyang curious, aware, alerto sa kung ano yung intention ng ibang tao sa kanya, ng mga taong lumalapit sa kanya, or ng nakakarelasyon niya. Hindi magpaisa ba? Hindi magpalamang, hindi magpautak yan. Wais na wais, or clever, mga ganyan. Ano pa? Ano pa yung energy ng person mo? Ay, no. The Emperor in reverse. Reverse yun eh. Powerless. Actually, powerless siya eh. Arrogante siya. And, controlling. King of Swords. And, the Emperor in reverse. Powerless, controlling, at unstable siya. Parang wala siyang control sa buhay niya. Calculating talaga. May pagka-manipulative din to. Tyrant. Parang tyrant. Alam niya yung tyrant. Yung search nyo lang yung tyrant. And ano to? Stubborn. May ugali talaga yan. Suplado, suplada. Yung feeling hari, hindi naman makapangyarihan, ganun. In reverse yun. Piling hari-harian, ganun. Ganun, energy. Ano yung feelings ng person sa'yo? Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries. Ano yung feelings ng person sa'yo ngayon? I will of fortune. Yan. Feeling niya, ikaw yung swerte niya. Ikaw yung destiny niya. What's with the will of fortune dito? Sa feelings ng person. Ay. Hindi na siya guarded kasi feeling niya ikaw yung nakatadhanang tao para sa kanya. Ikaw yung meant para sa kanya. Sa hirap or ginhawa man. Na ikaw yung nakalaan na maging partner niya. Pero may ano eh, may differences yung dalawa. Yung isa possible dito ay mayaman. Yung isa ay mahirap. May hindi patas o hindi pantay sa status. Pwedeng, kung sino man ang mayaman sa inyo, ang mapera, kung sino din ang, well, kaya binaba niyo yung
tinanggal yung depensa niya or defense niya. Dati ay naging defensive to, nire-resist yung connection. Pero na-realize niya na ikaw yung meant para sa kanya. Ikaw yung the one. Paano niya na-recognize na ikaw yung the one? Dahil in love siya sa'yo, King of Cups. Dahil naging emotional siya sa'yo. Dahil malalim yung feelings niya sa'yo. So, deeply in love, no? And, para bang nagiging understanding siya sa'yo. Yung nagiging malawak yung pangunawa niya sa pagdating sa'yo. Na in love nga siya sa'yo. At nagiging mature din siya. Mag-isip pagdating sa relationship. Na hindi dahil sa'yo. Ano yung feelings mo yun sa person na yun? Sa lang. I think dalawa yun eh. 10 of Wands. Dalawa yung nilabas eh. So, actually, mabigat. Mabigat yung kinikiri mo. Pero nagmamaangat ka lang. Kunwari, hindi ka nabibigatan. Hindi ka nahihirapan. Pero, actually, hirap na hirap kayo. Sa situation nyo. Inuto mo ba yung sarili mo? Ayun o. And with the sun here, masaya ka. Ikaw, siya yung happiness mo. Siya yung nagbibigay ng inspiration sa'yo. Positive ka. Kahit nahihirapan ka, positive ka. Positive ka na ano. And still driven ka pa rin. No? Positive ka na mag-take ng action yung person mo na yun. Nabigla na lang gumawa ng moves towards you. So yan. Di bali, love ka naman ng person talaga. Mahal ka rin. Tis-tis ka lang. Ano yung gusto mong mangyari ng person sa inyo? Oh, 5 wheels. What's with the 5 wheels here? The Emperor. Emperor. Ang magpangasawa ka niya sa kahit mahirap yung buhay niya. Kahit na i-give up yung wealth. Kahit walang kayamanan. Ayun o, parang tinambak na sinunog na yung wheels, no? So parang pera yan. Money, wealth, ganyan. Yung maging spouse ka niya, yung maging responsible na asawa siya sa'yo. Na kahit na wala na matira sa inyo. Kaya niya i-give up yung wealth. Yung pagiging materialistic niya siguro, guys. Kahit na parang umot na lang matira sa inyo. Basta magkasama kayo. So, willing siyang isacrifice yun para lang maging asawa ka niya. So, sa hirap at ginhawa, yung magsama kayong dalawa. Yung manindigan siya. O yung manindigan kayong dalawa. Kahit na maghirap man kayo, or yung maman, pero magiging maganda yung buhay mo dyan. Ano kaya magiging buhay mo dyan sa person na yan? Queen of Swords. And the Hermit in Reverse. Magiging, ay, baka ikaw yung... Ikaw na yung masusunod dyan. Ikaw na yung powerful sa relationship nyo. Ikaw na yung pag yan yung naging asawa mo, ano kayo eh?
para maging takot sa iyo asawa mo. And hindi maging malungkot yung buhay mo, hindi maging boring. May self-love ka at malaki yung self-worth mo. Kasi tataas yung self-worth mo, self-esteem mo, at hindi ka na matatakot, guys, na to get out from your comfort zone. So, mas lalo maging malakas yung loob mo. Mas lalo kung magtiwala sa sarili mo. Magiging sociable ka. Magiging extrovert ka. Ano yung gusto mong mangyari sa inyo ng person mo? Ay, ang maging positive yung mga mangyayari. With a star. Ano pa? Magkaroon ng balance. Magkaroon ng balance eh. The justice. First of all, thank you, Yahweh, sa pag-guide and sa protection. Yahweh talaga yung God. Yung God. God. Para sa lahat talaga ng mga hiniling ko. Tsaka yung mga katanungan ko, sinasagot niya talaga. Kaya talaga. Tingnan mo. Ang clear ng reading ko. Clear, no? Ano yung gusto mong sabihin sa inyong person mo yun? What? What's with the Seven of Swords? Queen of Cups. In love daw siya sa'yo. Dahil sa in love siya sa'yo. Nag-hide to. Patago siyang sumisilip sa'yo. Or nakobserba sa'yo. Emosyonal daw siya sa'yo. Dahil sa matinding emosyon niya sa'yo. Dahil sa mahal ka niya. May gusto bang gawin yung person mo na yan? Na gusto ka ba niyang itakas? Gusto ka niyang itakas na eh. Gusto ka niyang i-pursue. Pero nag-observe lang siya kung safe. And positive siya sa gagawin niyang action. Ano pa? Yung mga sabihin niya. Patience or so. Nag-observa talaga siya. At hindi lang. Kahit na parang pinipigilan siya, may mga energies na para pang pinapag-give up siya na may mga challenges or may mga odds or obstacles. So, way nitong person na to, parang natatangay ng hangin, yung ganyan dito sa picture. Lumalaban siya. Pilit niyang pinupush yung gusto niya na
na makapag-take na siya ng action. Pwedeng fear, pwedeng any negative or ano man yan. Ace of Swords. Pinupush niya magtagumpay talaga yan. Yung gusto niya mangyari, yung plano niya. Na makuha ka. Na i-pursue ka. Na mag-take ng action sa'yo. Ano yung plano niya sa'yo, yung person niya? Queen of Wheels. Ama pang-asawa ka. And at the bottom of the deck, magkaroon ng union sa yung dalawa. Ano ba yung nagustuhan sa'yo ng person? Bakit siya na-inlove sa'yo? Dahil mahal ka niya. Dahil nadudrone talaga siya sa'yo. Na-feel niya sa'yo yung deep soul connection. At wala siyang ibang gusto kundi ikaw lang. Yun yung reason. Ikaw lang yung gusto niya makasama. Maging partner. Maging asawa. Na-feel yung chemistry. Intense chemistry sa yung dalawa. So, ito na lamang guys for collector reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sigara ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonated sa reading nito.